Mr. Chair, talaga hindi nakakaintindi si General eh. Go ahead. Doesn't get it. Huh? He doesn't get it. You're not a good leader, sir. I'm sorry. You're a low-quality leader for me, in my humble opinion. So si Colonel Ibañez, he was listed before sa PRRD watchlist. Tinap siya ng PDEG. Maging effective daw siya kung gawin siyang operative uli ng PDEG kapag may sama niyong kanyang trusted man in the person of Master Sergeant Mayo. Mas lumakas ang loyalty ni Mayo doon sa pera at sa Cebu kaysa PNP. So you have an offshore account pinag-aari ng Chinese at you are made as a co-depositor? For the record, yes or no? No, Your Honor. Hindi ka ba nagdi-deposit ng pera doon sa mga bank accounts ng mga nakakataas sa'yo na opisyal? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yun na. General Domingo, so sabi nyo, after the bypass, saka dumating yung mga witnesses, right? Yes, Your Honor. So, ano po yung ginawa ng mga witness habang gumagawa kayo ng inventory? Serve as witnesses, Your Honor. Yung sabi nyo, yung barangay, media, and other personnel from different agencies to observe while you guys are doing the inventory of the drugs? They are actually the ones who conduct inventory, Your Honor. Sino gumawa po ng inventory, sir? The police, the PNP personnel. The PNP personnel. In the presence of the DOJ representative, barangay okay. Officials, and the media representative. So kung nandoon po yung mga taong binanggit ninyo, bakit po nakalusot, nakapuslit po itong si Mayo ng 932 kilos na shabu? Paano nyo po naipuslit yun? Hindi naman po naipuslit. Nahuli po yung 990 kilos, sir. Nahuli po natin yung 990 kilos. Hindi po naipuslit yan. Okay. So, kaya nga po, so, nahuli nyo po. Kasi tanong kanina ni Senator Revilla, dapat po talaga, habang kinakandak nyo po yung raid, nandun po sana yung mga observers nyo from a distance. Yes. Kasi, ang nangyari, ginawa nyo after the fact. Tapos na po yung raid, saka po nagsidatingan yung mga taong binanggit nyo. Kaya po tinanong ni Senator Revilla yon ay sapagkat anong guarantee namin na meron na kayong mga naitago, na ipuslit ng mga ebidensya bago dumating yung mga media o bago dumating yung mga witness. Dapat po ginagawa yun during. Tama? In this case, doon po nagkaroon po kayo ng lapses. Hindi po nasunod yung supposed to be protocol pagdating po sa pag-raid ng mga operatiba ninyo. Tama, sir? You agree? I disagree, sir, because the PNP is very concerned of the safety of our witnesses. Pag sinama po natin during the actual operation, sir, or before... I did not say, General, I did not say actual. At least doon sila from a distance observing. Kasi ang ginawa nyo ata, pagkatapos nyo ng raid, saka nyo tinawagan yung mga taga-media para pumunta na. Ganun po bang nangyari? Yes, Your Honor. Oh. Dapat, nandun na yung media, nandun yung barangay, nandun pa ibang agency na mag-observe from a distance na pagkatapos niyang raid, clear na, punta na agad. Anong nangyari? Tatawagan niyo pa lang, magbibiyahe pa po yung mga witness, yung mga observers, sa isang oras na biyahe o sabihin natin 30 minutes, eh marami na pwede mangyaring milagro in that 30, span of 30 minutes. Nagets niyo po? Am I making sense to you, General? Yes, Your Honor, but for your information, I arrive at the crime scene after the operation, sir. Also, I was informed of the operation. For your information, General, ako po ay nakasama na rin sa raid ng PDEA at kami po ay nandoon po mismo sa site from a distance. And then, nung na-clear na po yung bahay, saka kami tatawagin, agad-agad dumarating kami. Do you follow me? Am I making sense to you, General, sir? Yes, sir. Yes, sir. Ganun po dapat. Hindi yung pagkatapos ng raid, saka kayo tatawag at pupunta pa lang po yung mga observers. Sabi ko kanina, kung kayo po nakakaintindi ng 1 plus 1, eh doon po sa span of, say, 30 minutes or even 50 minutes, parating yung mga observers, eh pwede na ho kayong gumawa ng milagro. Otherwise, sir, kung nasunod talaga yung proseso o kung talagang kayo po ay malinis, tulad ng sinasabi nyo, pinapalabas nyo, hindi sana tayo nandito ngayon nag-uusap. Kaya tayo nag-uusap dito dahil
meron po nangyaring katiwalian sapagkat hindi po nasunod yung mga proseso. At isa na nga po kayo doon sa involved sa katiwalian. Kaya po kayo nandito at iniimbestigahan. Am I getting into you, sir? Yes, Your Honor, if I may proceed with my... so that this committee will be able to see the real picture, may I read my presentation, sir? Because indeed, there was a filtration... No, sir. We here in the Senate, we see the big picture. Ikaw nakikita niyo po yung maliit na butas. Kaya po kami nag-iimbestiga dahil marami na po kami impormasyon na kalap. Even before we called for this investigation, we had enough evidence, pieces of evidence. Hindi naman po kami mag-iimbestiga kung wala kami mga ebidensya, kung wala kami alam sa mga nangyari. Okay, yun lang po yun. Go ahead po, General Domingo. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Importante po ito para ma-avoid natin yung mga ganyan. No? Kaya sa umpisa pa lang, nagkamali na, kaya nagkawindang-windang na niyang buhay niyo ngayon because of this. You may proceed, General. Continue. Thank you for that info, sir. But as per Section 21 of Republic Act 9165, the mandatory witness are required for after seizure and confiscation of the illegal drugs. So the inventory must be conducted with the mandatory witnesses after the seizure, sir, Your Honors. If I may continue, sorry, Mr. Chair, talaga hindi nakakaintindi si General eh. Go ahead. Doesn't get it. Huh? He doesn't get it. Napakasimple yung sinasabi nga ni Senator Revilla at saka ako. Sana po, during the raid, nandun po yung mga observers, yung binanggit ni Senator Revilla. And then, pagdating po ng inventory, agad-agad, dumarating na po yung mga observers. Ang sinasabi nyo, parang after the fact. Kaya nga po eh, parang sinamplaka na po tayo rito. Doon po yung ilang minuto na wala po yung mga observers, na kayo-kayo lang po yung mga operatiba, ang nag-a-account doon po sa mga ebidensya, meron na po pwede mag-puslit sa inyo ng mga ebidensya. Bakit ko po nasabi ito? Eh, ang dami ko na pong kaso, reklamo sa programa ko po sa Wanted sa radyo, na dumarating po yung mga witnesses, observers, after several minutes, tinatawagan yung media, eh meron na po mga naipuslit, meron na po mga ebidensya na iplanta. Yun po yun eh. Ganun na po kasimple. Hindi nyo po sinunod yun. Hindi nyo po sinunod yun dahil meron po kayong balak. At kung ano yung balak ngayon, eh, kaya nandito tayo lahat ngayon. Please, General, don't make a fool out of us, please. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. Alam mo, General Domingo, kakaiba kang leader. Sabi mo, ilang beses mo binanggit, dumating ka after the raid. Bakit di ka sumama? Karamihan ng mga leader sumasama eh sa raid. In fact, sabi ko sa'yo na ilang beses na ako sumama sa raid ng PDEA. Nandun mismo yung Director General ng PDEA sa scene. Ikaw darating ka after, ano yun, para magpa-photo ops? You should be there. Being a leader. Doon ka dapat sa bakbakan, hindi ka nakatago sa air-condition mong kwarto. You should be there to lead. That's the quality of a good leader. Hindi yung pagtapos na when the smoke is clear, saka ka darating para pumorma sa press. No. You should be there para to give instructions, to lead your men. At kung may nangyari man doon, at least kasama ka. You're not a good leader, sir. I'm sorry. You're a low-quality leader for me, in my humble opinion. Anyway, medyo malis ko lang po ng konti, Mr. Chair, with your indulgence. Kasi kanina sinabi ng ating good general ng DIDM, si General Eliseo Cruz, na 200, all in all, 270 personnel ang nakasuhan ng DIDM. And out of these 270 personnel ng PDEG, 43 ang na-recall yung firearms. Ano nangyari po doon sa 227? Hindi ba na-recall yung firearms nila? Kasi po, binanggit niyo po, 48, 18, 37, 49, 11, 45, 4, 43, 15. So 270 all in all. Your Honor, there are only a total of 49 PNP PDEG personnel who were charged administratively and criminally. Only 49 were charged? Yes, Your Honor. So out of 270, only 49. So ibig sabihin na dismiss yung case against the others? No, Your Honor. No, sir.
what I mentioned a while ago are the different cases against this 49 PNP PDEG personnel. So, kaya ko sir minensyon ang different numbers, less than 49, because there are PNP PDEG personnel are facing different charges. Ulit. Yes, sir. Okay. Dalawa na lang po, Mr. Chair. Nabanggit din kanina ni General Eliseo na magkakandak ng lifestyle check sa mga PDEG personnel sa drug enforcement unit, mga members, and I agree with you. On the other hand, gusto ko pong makadagdag sana, Mr. Chair, and palagi ko na sinasabi ito, even in my program, also on this radio, and I think during the last hearing, I did mention about this. Hindi lang dapat lifestyle check para masiguro, or at least not siguro, mabawasan yung posibilidad na ma-involve sa droga yung mga police. Bukod po sa lifestyle check, dapat meron po yung periodic random drug testing. And then, dapat po may tinatawag na reshuffle. Hindi po pwedeng tumagal sa tour of duty ang isang anti-drug personnel ng 3 years, 4 years. Kasi familiarity bridge contempt. Sa sobrang tagal na niya dyan, eh maging kaibigan niya, maging friendship na niya, itong mga loko-lokong nasa drug syndicate. So dapat may limit. After 2 years, alis na siya. Assign siya sa iba, Mr. Chair. And then on top of that, kailangan din siguro, bago siya mabigyan another year, i-renew yung contract niya for another year, he has to undergo a polygraph test para i-check yung kanyang pagkatao kung siya ba'y gumagawa pa na mabuti o hindi. And lastly, kung pwede, i-undergo siya ng neuropsychiatric exam kasi baka nagbago na yung psyche niya, yung kanyang pananaw, yung kanyang ugali, mahuhuli yan sa neuro exam, sa neuro test. Mr. Chair. I would like to request Senator Tulfo to give us in writing yung mga suggestion mo. Bigyan natin sa COMSEC para ikuan natin sa ating committee report. Thank you, Mr. Chair. Yung lahat ng mga suggestions mo, recommendations. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that. And anyway, to illustrate no your point, Senator Tulfo, yun na nga ang nangyari, yung sinabi mo na imbis na makatulong, mas lalo pang kumita at lumawak yung kanilang sindikato. Just to illustrate my point, bigyan kita ng example. Ito si Colonel Ibañez. He was listed before sa PRRD watchlist. Ngayon, tinap siya ng PDEG. Inassign sa PDEG, pero may collateral yung kanyang assignment. Sabi niya, during the last hearing, maging effective daw siya kung gawin siyang operative ulit ng PDEG kapag may sama niyong kanyang trusted man in the person of Master Sergeant Mayo. So yun, si Mayo ni-recall doon sa Basilan or sa ambanda sa BARM, dinala dito, binalik sa PDEG, pina-operate. Ang nangyari, one ton of shabu. Yung sabi mo, Mr. Chair, Mr. Your Honor, na lifestyle check for the record, tanungin kita, Mayo, tanggalin mo yung kwan mo. Do you have an offshore account na pinag-aari ng Chinese at you are made as a co-depositor for the record, yes or no? No, Your Honor. No, Your Honor. Thank you. Hindi ka ba nag... Hindi ka ba nagdi-deposit ng pera doon sa mga bank accounts ng mga nakakataas sa'yo na opisyal? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yun na. Tapos tayo dyan. Mr. Chair. Colonel Ibañez, for the record, do you maintain an offshore bank account? Negative po. Whether as a main depositor or co-depositor? Wala po akong ganung account, Your Honor. Wala? Liban sa payroll at saka yung thank you. Personal. General Domingo.
Do you maintain an offshore bank account? Negative po, Your Honor. Thank you. Ikaw, General Gonzales, do you maintain an offshore bank account? Negative, Your Honor. Ikaw, former Chief NP, do you maintain an offshore bank account? None, Your Honor. Thank you. Mr. Chair? Yes, go ahead. In line with your questioning. Go ahead. May tatanong ako isang tanong kay, ano, Master Sergeant. You're under oath, right? Yes, Your Honor. Na-oath kasi, under oath siya. Ikaw ba ay bagman ng ilang mga matataas na opisyal sa PNP? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Wala kang tinatagong blue book? No, Your Honor. So wala kang pinagpapasahan? No, Your Honor. So paano kung later on lilitaw na ikaw ay nagdi-deliver ng pera sa ilang matataas na opisyal sa PNP, ikaw ay makukontem at di ka makukulong sa ilalim sa baba ng Senado? You know that, right? Walang ganon, Your Honor. Hindi. Kaya nga, naiintindihan mo yun? Yes, Your Honor. Okay. Yun na po, Mr. Chair. Sana walang lumutang later na information Mr. Chair. About that. Thank you. Senator po. Senator Dingo Estrada, you have the floor. I was informed that Sergeant Mayo and Colonel Ibañez were in the drug list of the former administration, the Duterte administration. Am I correct? Yeah, correct, Your Honor. Correct. Bakit inilipat pa rito sa PDEG kung nasa watchlist na itong mga official na ito? The reason being is that tingin ng PNP, itong mga tao na ito ay maraming alam. Kung gusto natin ng accomplishment, mas madali tayo makapag-accomplish kapag itong mga tao na ito gagamitin natin sa operation dahil pasok na ito sa sindikato. Hoping na yung loyalty nito mga tao na ito ay nasa PNP na. Wala doon sa pera, wala doon sa droga. Kaya minabuti ng PNP na gamitin natin ito para makapag-accomplish tayo. So ganun po yung mindset ng PNP, Your Honor. Pero pumalpak. Mas lumakas ang loyalty ni Mayo doon sa pera at sa Cebu kaysa PNP.